Galing. Meron ba mga studying sa araw na ito maliban kay Miss Jeff Gaitan? Ayan ang ating ini-introduce sa pelikula ng ito. We have a newbie actor. Napakagaling, Mr. Paul Hernandez. And the director of the film who happened to have a character also sa pelikula ng Marineros. We have Marico, the one and only, Rec Anthony Hernandez. And I'm very pleased to announce the mastermind behind this film, Marineros Men in the Middle of the Sea. Walang iba, mastermind, visionary, Mr. Alfonso De Malerio, who flew in from Bohol. Yeah, fresh from Bohol. So we are given, bibigyan po kayo ng time, no? So i-hand over yung mga mic. So sa napanood ninyo, sa press kiss na ninyong nanapasa. You have picture muna tayo. Ako picture muna. O, nagre-request ng pictures. Okay. Pwede pong tumayo? Hindi pwede. Okay, sige. So, we present to you the cast of Marineros. We are very sorry we can't have Miss Claire Ruiz today. Meron siyang emergency na gagawin and Miss Valerie Concepcion ay nasa Amerika. Papadala na lang siya ng chocolates. Thank you very much. So the mics will be handled. Actually, meron po yung mga questions for the cast and director and the producer. So please do. They will be very happy to answer your questions. Who has questions? Okay, start with Sir Casey Guerrero. Maganda yung reception ng Follow Your Dreams to direct and film. Bakit hindi yung sinabi ito for a film fest? Marineros. Actually, intended po siya for Film Fest dito sa PPP. But it so happened na hindi po kami nakaabot sa deadline. So, huli mat magaling na ihahabol din po. Kaya after the PPP, magtatapos po sila ng 19, sa 20 naman po kami. Kaya I hope abangan po ang pelikulang Marineros. Other questions? From the back? Yeah. Although we see the trailer, pwedeng malaman lang po namin yung mga roles po ninyo para we have an idea about this film, Marineros. Ako po as director and ako po ay gumaganap din bilang Marigold, isang performer sa cruise ship. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat and gusto ko magpasalamat una sa pagpunta niyo po dito ngayong gabi para sa ng press people na nandito para makisama po at mag-enjoy po tayo ngayong gabi. Well, ako po dito si Kent. Ako po ang panganay na anak po ni Sir Michael De Mesa and then followed by Paul Hernandez who played Kelvin and Claire Ruiz po, siya po si Karen. So ako po dito yung seaman na ang hangad ko lang po sa pamilya ko ay matulungan sila dahil po may nangyari sa tatay ko and yung mother namin ay namatay na dito. So ako po ay basically parang ako yung breadwinner dito sa family. Although yung kapatid ko si Kelvin ay nagtatrabaho din and gusto ko matustusan yung pag-aaral ng kapatid ko si Karen dahil siya nga yung bunso, gusto ko kahit papaano meron na meron siyang mapapagtapos siya ng pag-aaral and gusto ko matuloy yung pangarap niya dito sa
pelikula. So, yun po, ako po dito si Kent. So, yun po. Thank you. Hello, good afternoon. Ako naman yung tatay nila. Yung character ko dito ay isang seaman din na nagkaroon ng aksidente. So, nung bumalik ako, bulag na ako, hindi na ako nakakita. So, hindi na ako makapagtrabaho. Ang nag-alaga sa akin, yung bunso kong anak na si Karen, played by Claire. And then, yung dalawa kong anak, si Aaron na out at sea, pati na rin si Paul out at sea. Nagkaroon kami ng conflict ng anak kong si Paul. Kasi parang pinagbibintangan niya ako na ako yung dahilan kung bakit namatay yung nanay nila. So, yun, it's basically a father coming back, trying to win his family again, na magsama-sama ulit. Yun, happy ending naman. Good afternoon po sa inyo lahat. Ako po si Maya sa movie. Isa ako sa mga regular sa cruise ship na kliyente and high class po ako na escort service dito na magkakagusto kay Vince na nagtatrabaho po sa cruise ship. Hi, good afternoon. So, sa Marineros, sa ako nga pala si... Ako nga pala si, si Kelvin, pangalawang anak ni Sir Michael. So ako yung parang black sheep ng family. Naglayas ako, tapos nagtrabaho sa barko. Minuhay ko yung sarili ko sa sariling sikap lang din. Tapos si Jack, parang si Jack yung parang kakling ko dito sa movie na to. Tapos yung role ko dito parang na-relate na din sa story sa Bible na The Prodigal Son. So, yun, yung iba abangan na lang po natin para di naman masyadong ma-spoil. Hello po, magandang hapon po sa mga pinakamababait na nasa press. Ayan, masaya po ako na nakita ko po kayo ulit dito. At ayan, ako po pala dito si Vale. Mahaba po yung role ko, ako po yung boyfriend ni Karen, yun lang po. Yan po, ganun kahaba. De, yan po, bali ako po yung magiging boyfriend dito na ang anak po ni Sir Michael Dimesa na si Karen. Nagagampanan nga po ni Claire. Ayun, may story din po kami dalawa na feeling ko sobrang makaka-relate yung mga kabataan ngayon sa generation namin. Dahil ang dami po talagang nangyayaring issue na ganun ngayon sa lipunan. So, ayan, feeling ko makaka-relate po sila sa story namin. Yan lang po. Last na lang pa eh. Good evening to everyone, to all the members of the press, and to all our guests who are here. I'm Sir Haida Malerio from the province of Bohol, and karangalan ko pong mag-conceptualize ang movie na to, of course together with Direct Anthony Hernandez, and sa lahat ng cast and the production team. From the Premier Dreams production, with me is Engineer Romy Salis and Atibel Salis and Nino. I would like to thank all of you for coming, and we'd like to give a resounding round of applause to all the cast, no, of Marineros. In Bohol kasi, I think we're the first province to create a Bohol Film Commission because we want to develop skills and talents, no, ng mga Boholanos. And nung nakita kami ni Direk about 2 years ago, we were talking about exploring of making a movie in Bohol. And so I thought of a movie that will give honor and tribute to Marineros, for the seafarers. Because in Bohol, for 1,109 barangays, all of these barangays, merong Marineros. Yung papa naging Marinero, yung anak, yung kapatid naging Marinero. And it has contributed a lot in terms of local economy. Because alam naman natin yung nire-remit nilang yung part ng salary nila, no, sa kanilang mga pamilya. And this is one movie that we can very proud of. As again mentioned by sa mga cast, it's a story about family and family reconciliation and the true challenges and ano yung mga trabaho nila in reality sa mga seafarers. So this is one way of giving honor and prestige and recognition sa lahat
ng mga pamilya, mga anak o mga ama na nagtatrabaho outside, especially the seafarers or the mariners. Thank you. Hello po, magandang hapon po mga video ko here po. Opo, siguro po tatanong ko naman po bawat po isa. Pero sa inyo muna Sir Mr. Valerio, meron po ba kayong kamag-anak na seaman? Meron po ba kayong pwedeng ma-share anong memories niyo ng kamag-anak niyo na seaman? Yes. Pati sa kayo. I have a lot of relatives and friends na mga seaman. And sa mga seaman, there are a lot of stories. Kumbaga, jokingly, sabi nila, bago sila bababa sa barko, mga seaman sila or offshore seaman sila, kung almost pabalik naman sila sa sakay, maging salesman na naman. Kasi naubos na yung pera. No? Sa trabaho nila for 7 or 8 months na nasa barko, they have to enjoy it. Kung umuwi sila sa mga kubitsa, and they're very proud of being seaman. So, maraming stories na ma-relate dito, no, sa mga pamilya ng mga seafarers, especially sa mga nasa kubitsa. Thank you. Direk Anthony, meron po ba kayong kwenta ang kamag-anak na seaman? Yes po, marami po akong kamag-anak na seaman. Actually, mga first cousin ko, sumasampa po talaga ng barko. And isa na rin po itong kung saan na ba, kaya po nagpursigi kaming gawin buuin yung kwento at idirect ko po itong pelikula na to. Kasi ako po mismo nakaka-relate doon because nakita ko po yung mga kamag-anak ko kung paano sila mamuhay bilang, you know, seaman. Aaron. Ako po ay wala po. Ako actually kamag-anak na ano. Pero suppose hindi po yung aking pong tatay before ay yun po yung course na kukunin niya dapat. Dapat magsisiman talaga siya. But sad to say, hindi siya natuloy. Hindi siya nakapag-tapos ng pag-aaral. And naalala ko talaga siya nung ginagawa ko ito yung film. I-share ko lang din yung experiences ko dun sa kasi habang sinushoot po namin itong Marineros, talaga kumaandar po yung barko from Bohol going to Cebu. So yun po yung mga eksena ko na talagang sabi ko, grabe din po, grabe din talaga yung struggle ng mga seaman. And talagang saludo po ako talaga sa mga seaman dahil talagang akala ko kasi nung una pag seaman ka, like for example, yung role ni Kelvin na nasa cruise ship ka. Ganun, kasi ako sabi ko, okay, seaman, sarap yan. Tapos ako, yung role ko kasi, seaman ako pero nandun ako sa ilalim na sa makina. So talagang sobrang hirap po talaga. Yan ako sabi ko, ganito pala kainit, ganito maingay lahat. So sabi ko talagang saludo ko sa mga taong, sa mga seaman na talagang ginagawa lahat para sa pamilya nila. And nakita mo talaga yung paghihirap at yung pagkatap sa mga contract nila, di ba? Tapos makikita nila yung family niya. Talagang iba yung impact talaga. So, sobrang hanga ko. Kaya kasabi ko, siguro yung tatay ko, nakita ko na tuloy siya mag-seaman. Siguro, ganun pala yung feeling. Ngayon, malalaman ko na hindi pala ganun kadali ang trabaho ng isang seaman. Sir Michael. Wala po akong mag-anak kung naging seaman. Pero meron akong naging barkada ng high school ako, dalawa. Pareho naging seaman. And nung naging seaman sila, actually yung isa passed away already eh, kasi nasakit siya. And then yung isa naman, he lives peacefully ngayon in the States. So what I'm trying to say is that nung naging seaman sila, naging komportable yung buhay ng pamilya nila. Although yung sacrifice na that they had to endure, nahiwalay sila sa families nila for so many months. Pero nabigyan naman sila ng magandang buhay. Nakapag-aral yung mga anak nila. And like I said, yung isa kong kaibigan, namumuhay ngayon sa Amerika kasama ng family. Yun lang yung connection ko sa mga taong sima na konektado sa buhay ko. Miss Jeff. Yung sa akin naman, kasi yung side ng Gaitan, yung last name ko, lahat yan from Guimaras. Yung 9 brothers sila, mga lolo ko, lahat
lahat yung mga lolo ko, yung mga anak nila, siman lahat. Yung sa lolo ko lang, which is yung dad ko lang, yung part na hindi nagsiman. So I remember years ago, nung umuwi ako sa Guimaras, meron nung isang boat na parang, ano tawag to? Parang hirustato, parang pang-memory ng lola ko. Tapos gawa siya sa boat kasi dinedicate siya sa lola ko na maraming mga ako at pamangkin na seaman kasi maganda yung naging buhay nila after nga sumakay ng barko and sila yung nakapagpatayo ng mga apartels, ng mga supermarkets sa island ng Guimaras. Kumbaga nag-start yung pagiging modern ng Guimaras because of my family. And also kasi when I was young, yung mom ko, general manager siya ng shipping agency na nagpapadala ng mga seaman abroad. So, lumaki ako na yung mga seaman na yun, minsan pag hindi pa umaalis or kapag bagong dating, sa amin nakikitira. So, they're parang our mga kuya na naghahalig sundo sa amin sa school. Well, syempre, dami kong memories ng mga nakakasama ng mga seaman. And mostly yun yung meron akong chocolates pag-uwi nila. At saka meron ako nahihiyan ng piso, pambili ng mga sushiri ako dati. Pero yung isa hindi ko makakalimutan na sobrang close kami magkakapatid dito. And then one time, nagulat ako, umuwi siya, sunog na yung buong katawan niya. Kasi nagkaroon ng accident. I think sa Princess Cruises siya, sa stage, then nasunog yung stage. Tapos umuwi siya na puro aksidente. And dun ko lang first na-realize na hindi pala ganun kadali na magtrabaho doon. And ang first na respond is yung family namin because yung family niya nasa Mindanao. So it was us, like, who helped him muna, ganyan. So kung I think itong Marineros, although hindi naman talaga isang part ng sima ng role ko dito, but I think it's a story of my whole life. Kaya yung nakikita ko yung mga roles nila, na ginampanan nila, I can very much relate and see kung ano yung mga nangyari kasi na-experience ko sa family ko and sa friends ko growing up. Ako naman, meron akong mga uncle na mga seaman. Tapos yun, ano, yung uncle ko na kapatid ng mami ko, kumanda naman ang buhay, nakapagpundar ng mga properties kasi noon mahirap lang sila. Tapos ano, yun nga lang daw, nalalayo sa pamilya, yun yung mahirap. Kahit malaki yung sweldo, pero may kulang pa rin kasi hindi mo makikita ang malaki yung mga anak mo, gano'n. Pero kailangan daw kasi alam mo na practical reasons. Tapos ano, meron din ako mga friends na mga seaman. So ano, gumanda naman ang mga buhay nila. Yung classmate ko nung elementary, hinahatid lang ng tatay niya ng nakapadyak. Tapos ngayon, di kochi na, binila niya ng kochi ang tatay niya, di na nagpapadyak. Tapos ano, yun. Ayun, ako po, wala po akong kamag-anak na seaman ko po. Lahat po piloto din. Hindi, wala akong kamag-anak na seaman. Pero aware po ako kung gano'n po kahirap yung trabaho ng mga marineros natin. At alam ko rin po na tama sinabi po ni Paul na iba, kahit na may malaki ka naman ang sahod, kung lagi ka naman wala sa feeling ng mga mahal mo sa buhay, eh talagang araw-araw mo pa rin mararamdaman na may kulang. So, ayun. Ayun lang po. Salamat po. Yes. Parang related yung question ko sa question ni Miss Jo. This time naman, how would you relate to your character dun sa film? Nagkaroon ba kayo ng parang attachment sa role nyo dahil nangyari na rin yun sa inyo? Somehow, lalo na kay direct. Was playing a performer in the film. Starting from you, direct. Makiulit po kasi. Paano ka makaka-relate dun sa character mo? Yung character ko po kasi dati, dito sa pelikula, dati po kasi akong performer din sa, especially nag-show po before ako sa Japan. Di halata. Naging bulky na eh. So, ayun po, relate na relate po ako, especially doon sa ginampanan ko bilang Mariko. So, hindi naman po ako nahirapan. Si Aaron. Asya. Well, ako naman po, nare-rate ko yung character ko dito sa father ko. Kasi nga,
dapat magsisiman siya, hindi lang natuloy. So feeling ko, ako yung nagtuloy nung hindi niya nagawa at nung hindi siya nakapagsiman. And sabi ko, ganito pala talaga yung ano, yung sacrifice, yung struggle mo kapag ito yung trabaho mo. Kasi ano eh, medyo hindi naman po siya super drama. This is a family drama movie and talagang makakarelate po lahat, pamilya, mga millennial, lahat. Kasi kumbaga, for sure, andayin po mga millennial na yung father nila is seaman also. So at least ma-realize nila dito sa pelikulang ito na yung pera pinapadala sa nila ng tatay nila, hindi basta-basta nilang binubulot lang ganit kamilis. Kumbaga parang at the end of the day, may naghihirapan talaga lahat ng bagay. At yun, ako, personally sa mga ano ko yun, na parang lahat talaga ng bagay dapat mo talagang paghirapan bago mo makuha. Michael. Dati kasi ako bulag eh. pero ngayon na nakakita na ako. Hindi, actually, mahirap talaga mag-relate kasi siyempre doon na pumapasok yung imagination mo, yung experiences ng ibang tao na alam mo yung bulag, hindi nakakita. Of course, ang pinaka nakaka-relate ako, yung pagiging hardworking ng isang ama para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak nila. Na minsan, to the point, hindi naiintindihan, pero bilang ama, ginagawa mo naman ang lahat para sa mga anak mo. Yun, hindi ko naman sinasabing it's close to home. Pero syempre, I guess it also happens to many, many families na may mga sacrifices na kailangan gawin ng mga magulang. Pero lahat naman yun ay ginagawa para sa pamilya niya. So yun, I think yun yung dun ako pinaka nakaka-relate bilang tao. Tapos yun, bilang artista, yun nga, dun na pumapasok yung craft na yung ibang alam mo for sa mga tao hindi nakakita. Yun ang sinubukan kong i-apply dito sa character. Si Jeff. Well, mahirap makarelate kay Maya kasi escort siya dito. But siguro dun sa trabaho niya, hindi ako makarelate. Pero ang one thing na nakaka-relate ako kay Maya is yung finding a good love in everything na that's fake. Kasi also yung lesson ni Maya, kasi diba syempre love interest ko dito si Paul. So yung lesson lang na nakarelate ako is not all good love comes from the heart. And you have to learn to distinguish that. So, yun na. Ano, as Kelvin naman, nakaka-relate ako sa totoong buhay ko na black sheep kasi ano, bunso ako sa pamilya. Oo, ako yung ano, parang spoiled sa family. Kung pag may hinihingi, kailangan ibigay lahat. Ibigay agad. So pag di mabigay, madaling magtampo, di binapansin yung magulang. Pero at the end, yun, wala ka rin tatakuan, magulang mo pa rin. Pero ano, younger times ko ba yun, yung mga elementary guys ko, ganun, ngayon, parang nagmamature na, so. Ako po, nahihirapan ako makarelate sa character ko dito kasi po, ang character ko dito magiging batang ama. Kaya... Kaya parang sabi ko, parang iba to ah. Parang iba to, parang ganyan. So yun, de, joke lang. Yan. Alam niyo naman po lahat, di ba kayo? Yan. Nandun po kayo lahat kung umamin po ako. Nung naglad-lad ako, nandun po kayo. De, ayun, so ayun, parang yung sa totoong buhay lang po, kung paano ko hinarap yung nalaman ko po na magiging tatay na ako. Ganun din po yung ginawa ko sa film na syempre, kailangan po natin panindigan dahil mahal po natin yung mga karelasyon po natin. So ayun, nakwento ko na po yung story. Skip nyo na lang po pag part ko na. So ayun po. Thank you po. Good evening, MP. Yung question is for Paul. For Paul and Ornette. Hey Paul, since you're the new actor, can you give us a background, yung background mo sa acting, tsaka what was it like working with
Sir Michael and yung other co-stars mo? Ano, as a newbie, so then working with these guys, magagaling na mga artista, so syempre di mawawala yung kaba. Pero ano, ginagawa ko naman lahat na magampanan ko yung character ko. Tapos ano, hindi naman talaga masyadong sobrang mahirap kasi mabait, mababait naman itong mga kasamaan ko. Hindi naman nila ako pinapabayaan, ginagaya naman nila ako. So, yeah. Acting. Background sa acting. Background sa acting. Nag-start ako sa ano sa short film sa Cebu na inendry sa Sinulog Film Festival. Tapos ano, na discover ako ni Direk Anthony na sinali din niya sa short film na One Silent Morning. Kasama ko dito si na Direk Asinano, si Miss Daria Ramirez at si Jeff. Tapos ito pangatlong project. Good afternoon po, I'm Wilmer Almeria from FAST Maritime, Maritime Publication and Media. So, concern ko lang po, with regards dun sa conceptualization nyo nung movie itself, nasabi kasi ni Sir na from Bohol, did you ever interview a specific seafarer or you collected stories of seafarers para i-interpret siya into a movie? Yes po. Nag-undergo po talaga kami doon sa mga interviews, like yung mga sumasakay ng cruise ship, itong Disney cruise ship. Talagang nagbigay po sila ng time sa amin para ikwento kung ano yung buhay talaga ng mga seafarer during nasa trip nila. And also, yung aming producer, it's siya po yung talagang nagawa ng foundation ng kwento. Bali, nilagyan lang namin ng inelaborate lang namin, nilagyan namin, tinagtagan namin ng Ricardo para gumanda. Pero may mga tinakil po kami dito na nangyari talaga true to life. Thank you, Scam. So, ayan na po. So, panoorin na lang. Para mas ma-excite sila. Ayan po. Ano po, a simple follow-up question lang po. With regards to any cast, we can answer this. Hearing yung others na may relation with other seafarers and others wala. Ano yung, design characteristic or yung lesson na na-learn nyo from a seafarer family or a seafarer itself po? You portraying a role dun sa movie po. A lesson, any cast po can answer regarding sa lesson or what you have learned you doing the film. Okay, sige. Meron na kasi, well, yes. Yun, tama ka talaga. Tingnan ko mo doon. Forgiveness talaga. Kasi ako, meron ang asawa ko pala dito, by the way. My wife is Valerie Concepcion. So, nasa US daw po siya, kaya wala siya today. So, kami po ay magkasama dito. And, yun nga po. Ako po ay ginagawa ko po lahat para sa mag-ina ko and of course kapatid ko na si Karen, but sad to say meron pong nangyari na hindi maganda at isa po yun sa makikita nyo, hindi po siya pinakita masyado sa trailer para surprise. So yun, natutunan ko of course at the end of the day kailangan mo talaga magpatawad. Kumbaga, nangyari na yun, move on and forgive each other. So yun sa character ko, yun yung napatunayan ni Kent na parang kahit anong mangyari habang may buhay, may pag-asa. Yeah, like Aaron said, it's basically forgiveness and reconciliation. Family will always be family. And it will always be your family that will have your back, no matter what. So, Hello sir, from Marino Filipino TV, Maritime Media po sir. Mr. Langario, what convinced you sir to produce this film? Kasi I guess this is a Bokati film. As you all know, ang mga seafarers ay nasa bangko for 6 to 12 months. So, as compared to other OFW movies, syempre they can take their day off every weekend para manood ng film. In this case, hindi nakakapanood ng mga seafarers kasi nasa Marcos sila, nasa Laot.
So, maapektuhan po ang kita ninyo. So, how much did you spend since it was shot in Bohol, in Hong Kong? Well, basically, of course, no, I'm very proud of Bohol because I think 65% was shot in Bohol. And we have talked to a lot of prime movers in the shipping industry and in the maritime industry, one of which is Captain Nelson Ramirez. I think ang daughter niya is here, no, Ariane Ramirez Rocha, and they're very active. Nag-organize sila mga association, mga asawa ng mga seafarers, no, they're here. And also Glenn Blasquez, who's very active in the maritime industry. If they will be able to watch on the nationwide showing, then siguro may opportunity naman na pwedeng ma-arrange namin sa kanila, no? In fact, they are very interested na magkaroon ng special viewing para sa kanila. So, yun lang. So, sir, napapapanood na lang po niya sa YouTube. Wala kayong kita? Pag-usapan namin ni Direk yan. Sa Golden Tiger Films. Yes, sir. Sir, ako po yung prop si Mr. Glenn. Yeah, but please extend to Glenn my thanks and appreciation. Yes, sir. Another question po, yung untold stories of seafarers, meron ba dito? Meron, but we cannot disclose it for at this time. Muna. Para may excitement, no? So on the part of the public and for, of course, for our friends from the region. Okay. Sir, how much did you spend? We are still in the process of reconciling it. Bali, more or less daw. Ongoing pa rin. Pero ako personally din, madam, I think not only the seafarers would love this film. So, lahat naman tayo, we have tinatanong ba yun? Parang interest sa stories ng iba, no, aside from our profession. So, parang hindi OFW na nanonood ng OFW films. So, I think other people would really relate. And ano. Wala nga. Hindi lang. Okay. Okay, si Sir Mulan, sir. And good evening. Congratulations sa lahat, cast and direct, and producer ng Marinero. Siyempre kay Direk, Direk Anthony, gusto lang kitang batin, saka nakakabilib kasi na lahat ng ginagawa mo ni Biz, talagang may advocacy. Parang lagi mong pinifeature yung mga Filipino heroes natin, na kung mga yung totoong heroes, yung una yung ginawa mo sa mga teachers, di ba? And this time sa mga seaman. What keeps you, kumbaga, what inspires you to do yung mga ganitong Pilipino? Actually, siguro talagang doon ako nalilinya. And, sayang naman yung tawag nila sa akin as advocacy director kung gagawa ko ng, you know, may iba doon sa commercial. So, siguro, isa na rin itong way para maging eye-opener yung project ko, yung puti ko, maging eye-opener sa babot mamamayan. Kasi, especially yung struggle ng mga seafarers natin, may papakita dito. Like yung last year or yung last film ko na about teacher, na ipakita rin natin yung struggle ng mga teacher dun sa movie. So, eto, talagang gagawa kami ng mga advocacy film para maging eye-opener para sa lahat. Not only for the, yan, Marineros, for everyone. Meron kasing anak yan, may family, may asawa. So, doon matatakal nating lahat eh, para at least maging lesson din sa kanila. Okay. Siyempre, ikaw ang head of, kumbaga ikaw ang captain of the ship, di ba? So, gusto ko lang malaman and paka-describe yung bawat, yung individually, yung mga actors natin. Ano yung kinabilibyan mo sa bawat isa sa kanila? Ano yung kapuri-puri sa acting nila and at the same time, bilang isang tao na rin? Okay, nag-start kami, siyempre planning dito sa pelikulang ito. And then, naglagay kami ng mga cast or yung character, no? Siyempre, with the approval of the producer. And syempre first choice sila or kung meron man kami na naging second choice, honestly speaking. Pero siguro it's God's will na sila yung talagang maano dito at magampanan nila yung character na hinihingi namin. Si Aaron as Ken, talagang napabilib
nag-lead niya kami doon sa acting niya. Talagang, as in, sabi nga nung, kasi nagkaroon ito ng advance premiere sa Bohol, which is Bohol, and maraming bumili sa acting niya. Sabi niya, ibang Aaron yung aming nakita dito sa pelikula. Kay Direk Michael naman, syempre nandun yung kaba bilang, you know, director din siya, actor, veteran. So, although hindi ako nahirapan, napakasarap katrabaho ni Direk Michael. Then, pagdating niya doon, in character na siya. So, in short, walang naging hassle. Hindi naging alam. Ay, hindi naging alam. Oo. So, kasi, di ba, may mga ganyan. Oo, so, hindi natin maialis yan. Pero kami naman, open naman kami sa suggestion. Basta isa yung kagaganda ng pelikula. Pero nagkaroon kayong collaboration direct ni... Actually, nung hinihingi ng manager ni Direk Mike yung script, pinadala namin. And then, nag-sagot na ba yung manager, okay. So, in short, approve sa kanya yung script. Kasi kung hindi approve, yan na niya. Let's go to yung ano, di ba, project. About naman kay Jeff, si Jeff kasi naka-apat, apat na movie na sa akin. So, in short, kapag nakikitaan mo talaga ng galing ang isang tao, matatandaan mo siya. Pero kung ano, di ba, ulit-ulitin mo siya. May mga artista, like Claire Ruiz, nakatatlong movie na rin sa akin. John Lucas, Pito. Wow. Pito na ba? Mas marami pa rin sa nagawa ni Derek. Yeah. Kalahati pala nung moving ginawa ko sa kanya, no? And then si Paul naman, actually, hindi rin naman kami nahirapan kasi meron naman siyang previous acting experience. And ayun, syempre, inaalagaan siya as talent ng Golden Tigers. So, ay, kay John, syempre, hindi rin ako nahirapan dyan. Napakadaling katrabaho niyan. Kaya nga, nag-over the backup na siya. Direk, sama na rin natin, of course, yung wala rito si Valerie saka si Claire. Yeah, si Claire nakatatlo na nga sa akin. Hindi ako nahihirapan kay Claire. Napakahusay na bata ni Claire. Lalo na pagdating sa acting. Kay Valerie, nakadalawa na siya sa akin na pelikula. So, ayun lang. Kapag ka umulit sa iyo ang artista or inulit-mulit na bigyan ng ano, ibig sabihin, nandun yung galing, nakuha niya yung yung konsensyo ka, gusto kong mangyari dun sa character. Yeah. At dun sa mga gagawin pa namin, talagang nakalinya sila. Kasi may gagawin pa ulit kami, may mga naka-line up. And syempre, of course, hindi mawawala ang ating mga kapitag-pitag ang artista na ito. Ayan. Syempre, na-describe na kayo ni Direk. Kunin naman natin yung reaction ng mga actors natin sa kay Direk. How is it working with Direk at saka yun nga, ano yung nakapuri-puri sa kanya bilang isang director? Ako kasi first time kong makatrabaho talaga si Direk Anthony. And ako lagi po kasi ako may kaba. Every time may bago akong director na nakatrabaho, ganyan. Pero iba itong film na ito, sagot ito yung film na parang indie na, alam mo yung parang hindi ako nahirapan. Especially nung first, kasi sa Bohol ako nag-shoot eh. For 8 days pa direct mo. 4 sila, 4 kami ni Valerie. So nung first meeting ko sa kanya, kalam siya eh. Pero alam mo yung kalang, parang siyang, direct seryoso ka ba? Parang pag may sinasabi siya, hindi ba ako seryoso ba siya o lagi nagbibiro? And, kumbaga bilang artista, ako lagi din ako talagang humingi ng advice sa mga director. Tapos yung nakita ko na magaan, hindi siya parang ganun ka, hindi siya nag, ano ba? Hindi siya ganun ka-strict, kumbaga, mas naging panatag yung loob ko. Kasi parang, alam ko na i-guide nga ako ni Direk Anthony. And, yung mga scene namin, like, isa sa favorite scene ko nga yung crazy, sabi ni Sir Michael de Mesa and yung sabi ni Valerie, talagang ginaid niya ako. At nagtatanong talaga ako, direct, paano ba ito? Kasi hindi ko alam, baka mamaya mali yung atake ko sa character ko, mali yung ganito. And sinasabi ko naging direct, gusto mo isa pa, ulitin natin. So pag nagsabi siya, okay na yun, direct ko na doon. So okay na, pero pag sinabi niya, sige, gusto mo pa isa pa. Nakikinig naman ako. So yun, working with Direk for the first time, personally gusto ko maulit. Sana. Kahit alam ko na yung character ko po, hindi po first choice talaga dito.
Well, ganoon naman po talaga. May maramdam na. Hindi, okay lang naman po sa akin. Tinanong, kasi nung nag-usap kami one time, parang yung first day ko, sinabi na sa akin na ang dami kang pinagpilian dun sa character ko. And then, nung sinend sa akin yung script talaga, sabi ko, nung pagkabasa ko, nagustuhan ko na agad yung character ko. Kasi parang, ah, okay, may bibigat. May alam mo parang pag pinapanood ng tao, tatataka sana sa mga manonood. And I'm just very thankful sa mga feedback ng tao sa Bohol. Kasi sorry po, hindi ako nagpunta dahil meron po akong prior commitment. And I'm really happy sa mga naririnig kong comments nila. So of course, dahil dyan kay Direk Andy po. Thank you, Direk. Yan, siyempre ka, Sir Michael. Bilang marami ka ng napagdaan ang director. Konti lang, konti lang. Sobrang pleasant, sobrang gaan, very, very professional yung atmosphere. Napakabait ni Direk Anthony, sobra. At saka yung trust na binigay niya sa akin bilang aktor kung paano ko iakatake yung character ko. Nandun. So talagang hindi pwedeng hindi ako umulit sa kanila. Kasi sobrang pleasant talaga yung naging experience ko. And actually, lahat ng mga nakasama ko dito, first time ko silang nakasama lahat eh. And ako minsan bilang actor, sa dami na rin ang ginawa ko, sa tagal ko na rin sa industry yung to, nag-i-enjoy ako kapag puro pagawa ng mga kasama ko. Kasi hindi nila alam kasi natututo rin naman ako sa kanila eh. Palaging meron fresh attack. So bilang artista, yun yung gusto kong ma-experience din. Maraming salamat, Direk Anthony, Sir A, thank you for considering me to be part of this film. The pleasure is totally mine. Salamat po. And Jeff, tagal ko nang nakatrabaho si Direk at marami na kami napagsamahan. Si Direk Anthony, napakabait na tao niyan. Napakabait, napakagaan kasama sa set. Tsaka hindi siya madamot sa impormasyon. I-explain na yung buong story, i-explain na yung role mo, i-explain na yung kung ano yung kailangan niya from you. Kahit before ng shoot, during the shoot, after ng shoot. And then, hindi rin siya madamot sa compliment. Kapag nakita niya yung ginawa mo, yung hinihingi niya sa'yo, talagang ipaparamdam niya sa'yo na you did a good job. At kung hindi mo man naabot yung expectation niya, hindi ka rin naman niya susungitan o papakitaan ng masamang timpla, but nadala, i-encourage ka niya to do more. So, Direk, alam mo naman sobrang mahal kita. As in, mahal ko yan si Direk Anthony. Lahat na binigay niyan sa aking storya, lahat na pagkabuhuan namin, laging may laman, laging puso yung pinapairan. Puso yun na auntie. Kaya sa maraming bagay, Direk, sobrang grateful ako sa'yo. Sobrang grateful ako na lagi mo kong binibigyan ng project. And alam ko, wala ka yung tiwala mo sa akin. And it helps na you're working with the director na who trusts you so much, who believes in you. Ang laki kasing bagay yun eh. Kesa sa nagtatrabaho ka and then people just expect you to do the role. Pero kay Direk kasi nararamdaman mo na talagang attached rin siya sa'yo and then i-guide ka na i-help ka niya. So, thank you so much, Direk. And thank you din sa A sa opportunity. Ako naman, masasabi ko kay Direk, napakapakit na director. At saka, nung first project na binigay niya sa akin, alam niya na newbie ako. So, parang hinayaan niya lang ako. Tapos, palagi niya akong ginag-guide, parang wino-workshop niya na rin ako as a newbie. So, ngayong second project ko na kay Direk, parang na-challenge ako kasi sabi niya, second project mo na to. Siguro naman, nag-improve ka na. So, na-challenge ako. So, yun. Mas kinalingan ko pang pagganap ko sa role ko, ginawa ko lahat na makakaya ko. Kasi nakakana rin na naman kay Direk na nabigyan pa rin ako ng project. So, malaki pa masasalamat ko kay Direk kasi kung di dahil sa kanya, wala ako dito ngayon, wala ako sa industriya. So, siya yung nagbigay sa akin kung anong meron ako dito ngayon.
sa industriya. Yeah. So, thank you so much, Direk. Bye. Ayan, sa favorite, si John Luke. Pinto of your films. Then, ayun, masasabi ko lang po kay Direk Anthony, napaka-cute. Hindi, napakabait po, syempre. Ayun nga, hindi ko nga po ulit inaasahan na isasama niya po dito sa pelikula niya. Kasi, ang totoo, nakatrabaho po si Direk Anthony 2015 yata. First movie nga po namin, yung Buhay Nanay. Yeah, alam ko po sa sarili ko noon na lahat ng eksena ko, actually wala akong focus talaga. Kumbaga, parang hindi ko masyado naseseryoso yung trabaho. Tapos, ayun, kaya nagulat po ako. Parang dahil ng mga taon na yun, iniisip mo na siguro last ko na yun sa kanila kasi ganito ganyan. Tapos nagulat po ako na, ayun nga, sinama mo niya ako dito sa movie niya na Marineros. Sabi ko, baka kami nakita nga sa akin si Direk Anthony. Sabi ko, Direk, ano ba yun? Dahil po, kaya hanggang ngayon nagpapasalamat po ako kay Direk Anthony dahil binibigyan niya po ako ng chance na makatrabaho po siya. At ayun, guys, napatuloy na papaparamdam sa amin sa set na ano po, na magaling po siya makatrabaho talaga. At wala kami dapat ikabahala po sa poder niya. Last question na lang for Greg, again. Forever na bang ang partnership with Golden Tiger? Yes. Actually, si Golden Tiger at Premier Dreams Production, it's a joint venture, itong Marineros. And siguro, he can stand alone. Pagka, siyempre, pagka nanganganay, kailangan na gumagabay. So, that's why talagang ginawa namin ito at full blast yung press con, although may mga nagdetect sa akin na bakit hindi sila naimbitahan. But siguro, mag-set ulit tayo ng magkakaroon naman tayo ng premiere night this coming September 15. So, kung pwede naman siguro ma-invite yung iba ba naming hindi na-invite. But it so happened na talagang gusto namin na talagang full promotion nito. Dahil kung sana ba nanganganay yung Premier Dream Production. And gusto namin ipakita sa kanya na talagang 100% yung support ni Golden Tiger. Which is si Golden Tiger naman, kilala nyo naman na nagpo-produce sila ng movie, educational, for educational tour, and advocacy film. So, yun na din ang gusto namin na makastand alone sila. Congratulations, masaka good luck po. Thank you po. Thank you very much. We have our question from this table. Gusto ko talaga si Direk. Sa mga stories kasi kanina, di ba? Tungkol sa tatay, sa anak, sa kapatid, etc. etc. Curious lang ako, siguro pati yung ibang mga baby dito na, sa storya ba ng mga Marineros, may mga baling ba na nasa loob na naiilap sa kapwa nila Marineros, nagkakaroon ng relasyon, tapos pagbaba ng barko dito, nagpo-prosper pa rin yung relationship. May mga ganun ba kayo na ikaw? Meron! Kapag ka sinabi ko pong wala, baka magalit yung LGBT community, Tito Leo, no? So, based na rin po sa interview namin, meron. Kaso lang ng mga tagupo sila. But hindi po namin natakil dito sa kwento na to. Ang tinakil po namin dito is yung Marisol family na mga siman po sila. And doon po naipakita namin yung kahalagahan ng kita ng bawat isa, kung paano sila mag-iipon. And then yung forgiveness, kung ano man yung pinagdaan ng problema nila. Sa bandang huli, pamilya pa rin yung magtutulungan. So, doon sa tanong nyo na kung meron, 100%, alam nyo naman ang kalahi natin nagkalat dyan sa buong mundo. Sabi nga, hindi nga nanganganak pero dumarami. So, kahit saan naman, mapa-militar or ano, marami yan. So, hindi na po kailangan natin itanong yan. So, ano ba niya magiging comic relief ng film? Kasi, para medyo mabigat yung ano, di ba? Yung pagiging performer, ano ba, makakadatag pa ng
Actually, ako as a performer po dun sa cruise ship, syempre sa pagka-cruise ship, may mga ano po talaga dyan nagpe-perform na gay or ano transgender. So, ang character ko po dito, parang naging mother role po ako ang ano ko nung isang character na nag-ship sa ano niya, sa family niya. So, parang ako na rin yung naging eye-opener para magbago, ma-enlighten siya dun sa kanyang tinatahak na buhay at para na rin mag-info kasi nasa panoorin. Kasi mga kinuwento ko dito, Leo, mga wala nang ano, wala nang surprise. Una-una, congratulations direct kasi yung billing mo, deserve mo yan yung nasa taas ka na solo frame yung The Michael De Mesa kasi you've been in the industry for so long and you've proven your worth as an actor. So talagang kung sino man ang nakaisip niya, ano, deserve niya yan actually. Salamat po. Ano yung pinakahuling pelikula mo na nabilin ka din eh? As far as you can remember. Huling pelikula ko na ako nabilin? Nag-lead. Ah, nag-lead? Oh my gosh. Kaya as far as you can remember. Lead. Yung Saligal pa ba yun? Hindi ko talaga siya maiisip ngayon eh. Makita mo. I actually, it's very very seldom that I get yung lead parts na talaga, lead roles na sa character sa akin tumatakbo yung storya. But there always been, it's always been like a major support. A major supporting role na minsan matatawag mong lead pero slash support pero yung lead talaga I can't remember it's been a while talaga. Tapos masaya ka na direct na ganun yung takbo yung path ng career mo na hindi mo pa in-aspire dati na maging parang person as the third a puro lead. So, I'm very happy sa takbo ng career ko ngayon kasi ever since hindi ako talaga namili ng role, whether it's a supporting role or a lead role, kahit ano pa yan gagawin ko. I did not limit myself also to certain characters. I became very, very open sa lahat. So kung ano man yung dumating sa akin at alam kong kaya ko, gagawin ko. Kaya rin siguro napagkakatiwalaan ako na bigyan ng iba-ibang role kasi nagagampanan ko din naman. I've never really dreamt of being a star. I've always wanted to be an actor. And that's how I established myself, kumbaga, as an actor. So, yun, in terms of how my career is growing, I'm very, very pleased with it. I'm very, very happy. At hanggang ngayon, nabibigyan pa rin ako ng trabaho. How long have you been in the industry, Mike? I hope you don't mind. Since 1973. So that's 46 years. Apat na dekada ka na. 46 years. I can say it's more than that kasi dyan ako lumaki. Pinanganak ako sa industriya to because of my parents. So I really consider myself anak ng industriya. Tama naman. Ito yung reality ko eh. Itong show business, this industry, this is my reality. I was born in this industry, I grew up in this industry, and I know I will die in this industry. I tried migrating to America for 5 years. I thought I got sick and tired of showbiz, but when I was there, na-miss ko. And that's when I really realized na kung sino talaga ako. And that's what pushed me to come back. So bumalik ako. And maganda rin naman yung naging timing ng pagbabalik ko. Tuloy talaga yung work ko. And hindi talaga ako nabakante, whether it's film, TV, and theater.
So yun, I've been really, really blessed na hanggang ngayon na nandito pa rin ako. So makukonsider mo direct na yung pagkuha sa Rico o sa ang probinsyal ay napakalaking bagay para maging visible ka at makita ulit ng director at producer. Being part of Provenciano is a big malaking check yan sa career ko. I'm very, very happy na naging part ako dyan. In fact, bago pa ako pumasok sa Provenciano, matagal na nila akong gusto nang kunin. Kaya lang, I was still under contract with GMA. Kasi from America, pagbalik ko dito, GMA yung nag-offer. So, nagkaroon ako ng 2-year exclusive contract with GMA. And then, nung nag-expire yung contract ko na yon, they still kept me for another 2 years. So, dun sa 4 years na yon, lagi nag-inquire yung Provenciano. Eh, hindi ko napagbibigyan. So, the moment na pinitawan ako, when GMA gave their blessings na pwede na akong gumawa sa ABS, eksakto naman, dalawa kagad yung pumasok from ABS. Yung ikaw lang yung ibig, and Provenciano. Yun, actually, yung role ko sa Provenciano, dapat desk lang ako, 3 days. Uh-huh. And then, nung nalaman ni Coco na available na ako, pinasabi niya na, sabihin niyo, hindi lang 3 days yan. So I've been with the show for 3 years now. Yun, so I'm really, really thankful. Lalo na kay Coco, kasi siya talaga yung captain of the ship eh. Yung success ng Provenciano is because of Coco Martin. And I'm really thankful sa kanya na binigyan niya ako ng ganung importansya. Another question. Kasi rin sa... Although hindi ito, magbabanggit ko lang direct ha. Doon sa isa pang bahagi kasi, iba ang role mo. Yes. Dito kasi, since marinero, lalaki-lalaki, di ba? Yes. Doon sa isa naman, lalakwe. Bading naman, di ba? Kasi yes. Cross-dress ka doon, nagpe-performing. Yes. Paano, syempre para sa mga baguhan din, paano ginagawa ng isang Michael De Mesa yung ganung klase ng transition, yung role-playing na gano'n, na mahirap, total opposite actually. Idagdag na rin natin dyan yung night shift because I also finished the movie Night Shift with Yam Naranas under Viva. Uh-huh. Ang role ko naman doon, Dr. Alex, a pathologist that works in a morgue. So, sunod-sunod yan. I think, actually, in a way, mahirap kasi I'm the type of actor that really imbibes my character. Sometimes to the point na naiuwi ko siya. Lalo na nung bago-bago pa lang ako. Pero now, hindi naman sa pagmamayabang ano, but I think I'm confident enough to say na I can handle it and I'm able to distinguish na. So, I have all the time to get into character when I'm on the way to the set. Wala akong driver eh, so it's just me. So, every time I travel, I don't turn on the radio, very, very seldom. I just want my trip to be quiet. Kasi doon ako nag-immerse. When I know that I'm going to a certain set, yung focus ng mind ko is to that certain character. So, pagdating ko sa set na yun, nakaset na ako. Direk, how would you assess yung mga young actors na nakakatrabaho ngayon? Hindi lang dito sa Marineros, kundi pati sa Provenciano. Compared sa mga nakatrabaho mo noon at nakakasalamuha sa set, may pagbabago ka bang nakita o mas pasaway ba sila ngayon? Mas magaling ba sila ngayon? Well, yung totoo Meron mga actors na akala nila actors sila. No, but I mean, really honestly, may mga actors na bago na nakikita mo na kung bakit sila nandyan dahil gusto nilang gumaling. Meron din mga actors na kaya sila nandyan kasi gusto nilang sumikat. Big difference. Of course, syempre kung ako yung tatanungin mo, mas gusto ko nang suportahan yung mga taong nandyan dahil gusto nila maging aktor.
And that's what I always tell them, yung advice na binibigay ko sa kanila, na kung gusto ninyong tumagal sa industriya nito, it will still always be talent that will prevail. Good looks, okay yan, pero that fades away. Pero yung talent, at saka yung pakikisama, yung good working attitude, yun yung magdadala sa inyo sa long haul, kumbaga. Long term ang iniisip mo, doon tayo. Pero yung mga gustong sumikat lang, parang bahala kayo sa buhay. May plano ka pa pa ulit pa rin eh? Oo, gusto rin naman. Pero gusto ko gumawa ng pelikula. For now, nag-enjoy ako sa pagiging artista. Actually, sa probinsyano, paminsan-minsan, nagdadala ko sa kanila. Ako yung napasama ako sa lineup ng directors. Once in a while, I get to direct certain episodes. Pero hindi palagi. But if ever dumating yung chance na makapag-direct ulit, gusto kong gumawa ng movie. Last question, Derek. Ang haba, di ba? Pero napaka-meeting ang sinasabi niya, di ba? Ano yung very unforgettable film na ginawa mo? Yung ba yung Bold with Ana Marie Gutierrez? Actually, the movie with Ana Marie Gutierrez, that was the movie that gave me my very first Korean, yeah. My very first Korean Best Actor Award. Unfaithful Wife, yeah. In fact, Unfaithful Wife is still the number one favorite movie in my list, personally. Marami akong unforgettable films talaga. My films with Vilma, Tagos ng Dugo. My films with Celso Ad Castillo. My films with Becky Caliaga. My films with Luis Guillen. Marami na unforgettable. At marami rin forgettable. Na minsan nakikita ko sa Facebook para ba, ay! Sama pala ako rito. Ay, ginawa mo pala yun. Mababa pala ako ng ganitong pelikula. Yun. Pero yun, yun. Huli na talaga ito. Baka-umalis na siya mamaya. Ginanapin mo pala naman. What is your reaction of fire na Joff and ang mga anak mo ay talagang sinundan din yung path mo at nare-recognize, nakikita na rin yung galing nila bilang mga ako. Very, very proud of my boys. Sobra. Sobrang proud ako sa kanila. They've been able to leave their own mark. At yun naman ang inano ko sa kanila na parabang being the children of Michael and Gina will get you to the door. But to be able to get inside and stay there, nasa inyo na yun. And I'm really very, very proud kasi yung thinking nila, it's ano eh, na hindi rin siguro sila humahangat na maging star. Pero gusto rin nila makilala bilang magagaling na actor. And I can also say that with regards to my nephews, si Gabby, si Sid, si Maxine, who's also done very, very challenging and various characters. Sobrang proud ako sa kanila talaga. Super. Thank you, Derek. Thank you. Si John, nakapag-adjust ka na ba sa ginawa mong paglipat ng bahay? Opo, nailipat na po namin yung mga sofa na nakapag-adjust. Opo, Tito Leo, nakapag-adjust na po tayo agad pagdating pa na po natin doon. Dahil feel ko po agad yung warm welcome po sa akin ng mga kapuso po natin. May mga naging ka-close ka rin ba kaagad na dati galing?